Grenset, and welcome to Bereni Grenset, the ancestral house of Don Victor Gaston. Bominser, this house is built in the year 1898, so value 124 years na pwede to be exact. And the owner of this house is Don Victor Gaston, and this is the portrait of Don Victor Gaston. He is the half Filipino and the half French. At the same time, he is also a sugar baron here in Negros. Half French po si Don Victor dahil yung ama niya po na si Elm Supol Germain Gaston. Yan po yung portrait ng isang Pilipina from Balayan, Batangas named Prudencia Fernandez. So, Mom and Sir, Mr. Elm Supol Germain Gaston is the pioneer of sugar industry dito po sa Negros. At yung anak niya po na si Victor Gaston. Yung dalawang flag po sa gitna, nagre-represent po yan ng nationality ng mag-asawa, yung French po at yung Pilipina. Silang dalawa ay nagkaroon ng tatlong anak. Yung sa picture po kanina, si Felicia, si Victor at si Fernando, nagkaasawa, anak, asawa, anak, so on and so forth. Ngayon po, meron po sila more than 800 living descendants at itong family circle po, ina-update po siya every 3 years or once po na magkakaroon sila na. At si Don Victor po ay meron pong 4 na anak na babae at ito po yung 3 sa mga anak niyang babae. This one po ay si Rosario, isa po sa mga anak na babae ni Don Victor. At yung dalawa naman po dyan, yan po si Asuncion at si Consolacion, dalawa po sa mga anak na babae ni Don Victor. And out sa 4 po nila na anak na babae, si Rosario lang po ang nakapag-asawa ng 1937. Siya po ay nakapag-asawa ng isang Ilongga from Hulu, Iloilo, na yung Amparo Cortesa. At nagkaroon po sila ng 15 anak. At dalawa po sa kanilang mga anak, eto po sila. Miss Conchita Gaston, kilala po siya bilang world famous mezzo-soprano. Isa po siyang theater actress na theater singer. At yung sa kabila naman po, Mr. Felix Gaston, isa po siyang piloto. At bakit sir, isa po sa mga apo ni Don Victor, eto po siya. Yan po yung portrait ni Monsignor Guillermo Gaston or kilala bilang Father Gigi. Isa po siyang pari from Manapla at meron din po siyang residential na gaya nitong bahay doon sa Manapla. And now, mga sa Negros, kaya yung mga descendants o yung mga apo po ni Don Victor na nakatira dito sa bahay ay nag-migrate po sa US at iniwan itong bahay for almost 12 years abandoned. In the year 1989, Monsignor Guillermo Gaston, isa po sa mga descendants ni Don Victor, had decided to donate this house sa isa pong foundation, which is the Negros Cultural Foundation, isa po usually donation na lamang po ng mga iba't ibang prominenteng pamilya na taga-Negros upang ipakita po yung pamumuhay o yung lifestyle po ng mga taga-Negros noon. At yung farmer po natin, gawa po siya sa Balayo or the cherry blossom ng Pilipinas. Dito po muna tinatanggap ni Don Victor yung mga bisita po nila bago po paakyatin sa kanila sa Lamayor or sa main day. At dito din po si Taas na gaganap yung mga parties nila noon. Yung mga patong si Taas is 6 po, dito po sa kanan at dito din po sa kabila. Yung kwarto po si Taas ay para po sa mga anak niyang babae, including po dito ang kanilang master's bedroom. And this is the master's bedroom namin, sir. Mga chair came from the word bukaka dahil kapag nakaupo ka po dito, para ka pong nakabukaka. Meron pong dalawang uri ng butaka para po sa lalaki at para po sa babae. This one po ay para po siya sa mga babae at yung kaibahan niya po sa lalaki medyo maliit po siya at yung parang koronang disenyo sa itaas. Po, walang masyadong ospital, dito sila nanganganak sa loob ng bahay. At yung butaka naman po ng kalalakihan, ayun po yung sa gilid. Ginagamit po yan ng mga doll for relaxation. Tinapatong po nila yung paa nila sa mahabang armrest habang nagpapahinga, nagbabasa ng dyaryo o nagtatabako po sila. And bagong sir, nilatas is to circulate po yung hangin sa puti ng bahay. Doon po, kapag magpapatayo po sila ng mga bahay, matataas po yung ceiling, yung mga wood curves, malalaki po yung mga
dahil naging pride po siya ng Negros noon. Tinagurian po siya ang Flower of Visayas dahil po sa kanyang kagandahan. Siya po ay anak ng dating senador Enrique Barrera Magalona. Ayan po yung sa gilid. Pwede pong madugtong dito upang dagdagan pa po ng isa pang upuan. O pwede din pong gawing isang pabilog na mesa yung dalawang kabisera. Idudugtong lang po sila upang makabuo po ng pabilog pa na mesa. At yung dalawang mesa naman po sa magkabilang gilid, the purpose po niyan, kapag meron pong bisita sila. At kapag nakaranda na po yung kanilang mga babae, nire-ring or sinatawag mo po sila ng bell. At now, Mami Sir, let's present po sa kanilang kusina. At po, mula po po yan noong 1950 at yung brand po ng ref na yan is Electrolux. At dahil noon po, wala pa pong kuryente, yan po ay pinapagana o pinapaandat po ng electrogas. Ito lang po yung tanging daanan paakyat at pababa ng kanilang mga katulong dahil noon po, bawal gumamit ng main staircase ng kanilang mga katulong. And now, Mom and Sir, let's proceed po sa gilid. Ito po yung lalagyanan nila ng mga beer or mga serbesa po nila noon. Magulang po na gurusin mo. Labas po ng bahay or nasa likod, kaya po tinatawag na palikuran. But Don Victor decided na dito po ilagay yung CR nila sa loob dahil meron po siyang 12 anak. Upang maiwasan po yung hassle sa labas-pasok ng kanyang mga anak, dito po nilagay yung CR nila. At noon, hindi po sila masyadong nagbibigay pansin sa kanilang proper hygiene. Minsan-minsan lang po sila naliligo o nagahakbat lang po sila. Si Taas, kapag nandun ko po si Taas, is makikita mo po noon yung longest running seaport in Asia na matatagpuan sa Mambula, kung saan po pumapasok yung mga barko galing Europa upang maghatid po ng mga goods dito sa Negros. Kaso nga po yung pantalan or yung seaport ay nasira during the World War II. Ito po sila. Original pa na, no? Yes, sir. Original pa po yan. Ma'am, sir, we have here the European porcelain dolls. Itong mga manikap po ay galing. Naman po, bakit po mayroong mga pintuan sa gitna ng kanilang kwarto? Ang tawag po dyan is connecting door. And the purpose po ng connecting door, kapag mayroon pong bisita si Don Victor, sinasarado po yung mga pintuan ng kwarto ng kanyang mga anak pag hindi po sila mak... At noon po, kapag magkukonek ka po sa iyong kausap, meron pong operator na nagpapakonek po sa iyo bago mo pumatawagan yung iyong yung kausap. And we have also here the piston. And out of tune na po siya, pero pwede po siyang ipaayos kaso nga po medyo crazy na po siya. And now, Mami Sir, let's proceed po sa garage. At ito naman po, ang first motorbike in Negros way back in 1920. Itong motorbike po ay mula po sa 7 Jove at pinapagana o pinapaandat po ng bioethanol na makukuha po sa sugarcane also. At itong motorbike ay ginamit din po ng isa sa mga apo ni Don Victor. And this is the basement of the house, Mom and Sir, or yung sitong po ng bahay. Nakatitin mo po yung basement para po i-preserve ng mga tao sa bahay. Panay, mais, at iba't iba pa po mga
sir. This is the main square 34 or part of po ng kanilang mga kapulong noon. At mula po sa pantaw, yan po yung pintuan nila. Dato po yung hanggang pababa ng part ng kanilang mga kapulong. And originally po, at po yung original building po yung basement nila. At dito po yung pintuan palabas at papasok ng kanilang parto dahil naroon po wala pong pintuan dyan. And common sir, if you want to buy souvenir, lahat po dito is for sale. And this is the last part of the tour. Thank you for visiting Balani Grense. I hope you enjoy the tour. God bless and have a safe trip po sa inyo. Yung art. One day. 1,000.